Wala ka bang laptop? Wala ka bang computer? Wala ka rin credit card? Pero gusto mong bumili ng airline ticket? Panoorin mo ang video na ito dahil tuturuan kita. So, let's start! Hello everyone and welcome back again to my YouTube channel. Ako po si Kuya Desma. At tulad nga na sinabi ko kanina, natuturoan ko kayo kung paano mag-book ng airline ticket kahit wala kang computer, wala kang laptop, at wala kang credit card. At ang kailangan mo lang ay isang mobile phone. I-make sure nyo lang guys na mayroon kayong data connection or much better, mayroon kayong wifi connection. Reminder lang pala guys na pwede kayong gumamit na kahit na anong airline company na gusto nyong sakyan. Pero on this video, gagamitin ko po yung sa Cebu Pacific kasi po mas convenient po ang gamitin tsaka madalas po ito yung ginagamit ko. Disclaimer na rin po, hindi po ako pinabayaran ng Cebu Pacific to promote their company. Ginagawa ko lang po ito dahil po I just wanna share my experience with you. Ang una po natin gagawin guys is mag-open tayo ng browser sa ating mobile phone. Okay guys, pag na-open na, i-type lang natin yung website address ng Cebu Pacific, which is www.cebupacificair.com. At pag na-open na yung kanilang website guys, is makikita nyo kung round trip or one way or multi-city ba yung ticket na gusto nyong i-book. So, for example, is gagamit tayo ng one way. Tapos, ilalagay natin dito yung flying from, which is yung lugar na kung saan ka magagaling, tsaka yung flying to, which is your destination. So, gagamit tayo ng Rojas to Manila. Tapos guys, ilagay natin kung kailan tayo aalis. Ilagay natin is December 6. So, okay na yun guys. Tapos dito sa baba guys, kung may makikita kayong plus tsaka minus na icon, dito yun, ipiklik nyo kung ilang pasahero ba yung babiyahe. For example, yung sa adult guys, kung gusto yung dalawa, tatlo, or kung ilan pa, tsaka yung sa child, ikiklik nyo lang yun guys, infant. For example, nito guys ha. Then dito sa step 2 guys, is magsiselect tayo ng flight. So dito sa Rojas to Manila, mayroon silang dalawang flight. So, pipili lang tayo dyan at saka i-click natin kung anong gusto natin flight sakyan. So, pipiliin ko is 6:30. Then, click mo lang yung continue guys. At dito naman sa step 3 guys is yung guest details. Kung mayroon na po kayong get-go account sa Cebu Pacific, is much better na i-fill up nyo po dito or mag-login po kayo. Pero kung wala po kayong get-go account, okay lang din po yun. Mag-continue as guest na lang po kayo. If you fill up mo lang yung pangalan ng pasahero, ilalagay ko yung pangalan ko. Tsaka yung birthday ko. Then yung nationality, which is Republic of the Philippines. Kung kayo po ay PWD, pakicheck lang po yung itong box. At kung naman kailangan din po kayo ng special assistance, pakiclick lamang po itong button. Special assistance po, ito po yung kailangan mo ng wheelchair papunta ng aeroplano. Check mo lang after, then continue. At dito naman guys, sa step 4, remember po na upon booking po is hindi pa po dala yung mga bagahe, yung mga pre-order meals, tsaka kung ano pa. Tsaka po, upon booking po is meron na po kayong pre-seat, which is may bayad po yun. Tsaka yung said travel sure, which is yung insurance. Pero kung hindi nyo po gusto mag-avail, pwede po natin itong i-remove. Okay, click nyo lang yung added change. I-uncheck lang po natin ito. Tapos dito po sa subset selector, ito po yung pre-seat. I-remove lang din po natin. Nasa sa inyo din po kung gusto nyo pumili po kayo ng seat na gusto nyo, pero may extra bayad po yun. Hindi na rin po ako guys nag-avail ng mga add-ons. So, magpo-proceed na po ako. So, after po ng pag-click na rin ng proceed, ito po yung lalabas. Then, paki-check na lang po yung I have reviewed my booking summary. At kung matapos na pong i-review itong booking summary nyo, click to continue po para mag-proceed na po tayo sa payment.
dito po sa payment, isalagay natin yung ating mobile phone number tsaka yung ating email address. Importante po na guys na ilagay natin yung mobile phone number tsaka yung email address po kasi doon nila i-email yung inyong itinerary ticket. Then po, after nyo po ma-fill up lahat ng payment details po, is mag-proceed na po tayo sa baba. May nakalagay po dyan na how would you like to pay? Click natin yung payment centers po. Tapos, i-click natin yung pay within 24 hours from the time of your booking. Okay? Tandaan nyo po na pwede po kayong bumayad sa accredited na payment centers na nakalagay po sa ilalim dito sa Cebu Pacific na website. Pumili na po kayo dyan kung ano po yung mas convenient sa inyo. Then, pag okay na po, makiklick na lang po itong may box na I fully understand. Paki-submit now na lang din po. So, pag ito po yung lumabas na your booking is on hold, kailangan nyo na lang po na pumunta sa payment center, settle nyo po yung inyong babayaran na amount, tsaka ipapresent nyo lang po itong reference number sa counter doon sa payment center para ma-verify yung inyong booking. Then, after nyo pong makabaya doon sa payment center, Cebu Pacific will send your itinerary ticket via email. I-check na lang po yung inyong email after nyo po na magbayad sa payment center. At kung nagustuhan nyo po ang video na ito, don't forget to hit the thumbs up button at huwag kalimutang i-share at mag-subscribe dito sa aking YouTube channel and click the notification bell para maging updated kayo sa aking mga uploads. Thank you for watching guys! Bye-bye!